ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pagkalinga sa atin, mga pagpupala sa atin, naghihintay tayo sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo na kapag dumating ang panahon na yon, ang mga dinaranas natin, ang mga katakutan sa mundong ito ay mapaparam, dagling mapaparam, at tayo ay dadalhin doon sa kaluwalhatian. Nawa po ito yung mabundok sa atin upang ang ating Panginoong Diyos ay patuloy nating papurihan. At ito po ay ating gagawin sa pamagitan po ng pag-awit sa Kanya. Yan po ang ating tema. Pamagat po ay Jesus, bukal ng pag-asa sa nawalan ito. Pagbaba ni Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. May taong may keto, lumuhod sa harapan. Sa harapan niya at sinabi, Panginoon, kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo, nais ko. Maging malinis ka. Kumaling at luminis na agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip, pumunta ka at magpasuri sa pari. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog na iniuutos ni Moses bilang patunay sa mga tao na ikaw ay magaling na at malinis na. Pasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Kino! Ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntan ko siya pagkagaling. Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat napunta ang Panginoon sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Kuy nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan din mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon. Siya'y pumunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa nga niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at tutulog sa hapag na kasalo nila Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngiti. At sinabi ni Jesus sa opisyal, Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya.
sa oras din iyon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Siguro po ay nabalitaan ninyo ang naging trending ngayon ang pagsisisive ng isang lalaki na ang pangalan ay Simeon Bunyi. Bagamat ang kanyang apelyido ay maganda, Bunyi, subalit ang kanyang buhay ay malayo sa pagbubunyi. Dahil po siya ay yung kanyang asawa na nasa abroad ay palagi niya naisip na nagtataksil sa kanya sapagkat minsan ay ito ay nagtaksil sa kanya. Kaya sa hirap ng kanyang naramdaman ay ipinakita po niya ito sa kanyang asawa dahil nag-live po siya sa FB para ipakita sa kanyang asawa. Ay, meron po siyang isang anak na talaga kung mga panood po ninyo ay 7 taong gulang na bata nung nag-abikti yung kanyang tatay ay pinipilit na iabot yung upuan at yung pinipilit buhatin ang kanyang tatay. So balit walang nangyari kundi talagang nauwi po sa kamatayan. So ito po yung isang halimbawa ng tao na walang kapag-apag-asang taglay sa kanyang buhay. At ang nakikita na lamang niya ay miseries in life. On the contrary, mga kapatid, matutunghayan niya natin itong dalawang tao na ating pinanood kanina na mayroong taglay na pag-asang kahanga-hanga sapagkat ito ay pag-asang tabo sa mundong ito. Ito ay pag-asang magagawa ng Panginoon sa Kristo na makapangyarihan sa lahat. At dito sa ating binasa kay Mateo ay binibigyan ng diin dito yung pangkalata na tema na ang mensahe ng ating Panginoon sa Kristo ay para sa bawat isa, hindi lang para sa mga Hudyo. At alam ito ng mga Old Testament prophets, kaya sa kanilang mga sitas, sa kanilang mga aklat ay sinasabi nila ang bagay na ito. Isang halimbawa ang kay Isaiah 56 verse 3, kay Malakay chapter 1 verse 11. Subalit, marami sa mga New Testament Jewish leaders ay pinili nila na huwag pansinin ang mga tala ng mga kasulatan. Subalit, ang bawat individual ay kinakailangang piliin niya, kinakailangang mag-decide siya na tanggapin or i-reject niya ang ebanghelyo. At walang sino man na magiging bahagi ng kaharian ng Diyos on the basis na ito ay pinamana or may connection siya sa kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang pagkaroon ng Kristiyanong mga magulang ay napaka wonderful blessing po niya. Pero hindi po yan magbibigay ng garantiya para sa eternal na buhay. Kinakailangan ay ikaw sa iyong sarili ay maniwala at sumunod sa ating Panginoong Jesu Kristo. Eh gaano po ba kahalaga ang pag-asa sapagkat ito yung ating pinag-uusapan, itong pag-asa? Sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto, sa Kabanata 13, ang talata ay 13 ay ganito. Kaya ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sa mga komunidad ng mga Kristiyano, wala nang higit na pinag-uusapan kundi pag-ibig. At tama lang, mayroon ding pinag-uusapan at ang pananampalataya at maganda ito. Ngunit hindi madalas pinag-uusapan ang pag-asa. Ang pag-asa ay mahalagang bahagi rin ng ating buhay. Lahat ng mga pangako ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay nariyan para ating angkinin. Kaya nakita natin kung paano nagbibigay ang Panginoong Hesus ng pag-asa sa mga nawalan nito. Una, binigyan ng Panginoong Hesus ng pag-asa ang ketungin. Sabi ng ketungin, Lord, if you are willing, walang duda na yung ketungin na magagawa ng Panginoong Hesus. Mayroong kakayahan ang Panginoong Hesus na magpagaling. Ang kanya lamang tanging tanong ay kung nanaisin ba ng Panginoon. If the Lord Jesus is willing to heal. Lord, if you are willing, you can make me clean. Ang tao ito, hindi lang healing ang kanyang hinihiling. Sa kanyang sarili ay alam niyang nangangailangan siya ng cleansing. Hindi lamang sa leprosy, kundi doon sa nakapanlulumong mga epekto nito sa kanyang buhay at sa kanyang kaluluwa at karagdagan pa. Ito yung unang pagkakataon sa Ebanghelyo na
ang Panginoong Jesus ay tinawag na Lord. Na ang termino ito ay particularly napaka-meaningful sa liwanag ng katotohanan na yung Lord ay ginamit upang i-translate yung sa Old Testament, pag nagko-quote yung Hebrew word na Yahweh. Pinikilala ang Panginoong Jesus bilang Diyos. Pero punta natin, ano ba ang kalagayan ng ketuwin? Alam niyo, nakakatakot ang sakit na ketong dahil wala itong lunas ng panahon ng ating Panginoon. Noon, ginamit ang salitang ketong para tukuyin ang iba-ibang magkakamukhang sakit at nakakahawa ang ilang anyo po nito. Nihiwala yung parang kaya ng ginagawa natin, quarantine, ang ketungin mula sa komunidad at nananatili sila roon hanggang gumaling o mamatay. Eh, malamang na nakaramdam ang ketungin sa ating pag-aaral ngayon ng kawalang pag-asa, ngunit nabalikan siguro niya kung paano pinagaling ng ating Panginoon ang bulag at pinalakit ng lumpo, kaya nakasilip siya ng kaunting pag-asa at lumapit siya sa Panginoon, lumuhod at humingi ng kagalingan. Iyan ang tugon ng ating Panginoon. Eh, karamiwan, nadidiri ang mga tao tuwi nakakakita ng ketungin at lumalayo sila sa takot na mahawahan. Ngunit inabot ng Panginoong Jesus ang kanyang kamay, yung kamay ng ketungin, at hinupo siya. And wow, gumaling ang ketungin. Kaya dito ay sinabi ng Panginoon, di ba, I am willing. Ito po'y assurance ng Panginoong Jesus na siya ay nahanda. Ito po'y parang pagsagot lamang doon sa tanong ng tao. Pero ito pinagbibigay sa atin ng starting point para sa mga panahon na parang nagtatanong tayo or parang nagdudulad tayo na willing ba na magpagaling ang ating Panginoong Jesus. Eh, we should assume. No? Yun yung ating laging isipin na Jesus is willing to heal. Malibang He shows us differently. E paano natin malalaman kung ang Panginoong Jesus ay handang magpagaling? E di, assume mo yun. That He is, and by listening to this, if He would want to tell us differently. E ganyan po nangyari kay Apostle Pablo, nakaraang pag-aaral natin, na humiling siya na sa Panginoon na pagilingin siya sa kanyang pinatawag ng thorn in the flesh. Pero, saka na nalaman, pinahayag sa kanya ng Panginoon na hindi talaga, yun ay may itinuturo sa kanya na leksyon kung bakit hindi siya pinapagaling. And on this case, sa kanya ay pala siya ay manatiling mapagpakumbaba. So ano yung kahulugan ng pangyayaring ito? Pinapakita rito kung gaano nagmamalasakit ang Panginoong Jesus sa mga taong tila na wala ng pag-asa. Ang kasalanan ay parang ketong pinapanatili tayong alipin ng ating makasalanang kalikasan. Isang patunay na pinapanatili tayong alipin ng ating makasalanang kalikasan ay kahit gumawa na tayo ng gumawa ng New Year's Resolution, hindi naman lagi itong natutupad. Ngunit, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Pinalalaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus, yung kanyang healing touch, ito'y mahimalang makapag-aalis lamang ng ating mga kasalanan at mag-restore sa atin sa tunay na paumuhay, kung kagaya tayo nung may ketong na yun, yung ketongin na yun, na siya, na-realize niya yung kanyang kawalang kakayahan na pagalingin ang kanyang sarili. Ganun din tayo. Sana ma-realize natin na wala tayong kakayahan na pagalingin ang ating sarili. At ginawa ng ketong, siya ay lumapit sa Panginoon, humingi ng kanyang pagtulong. At ganun din tayo na dapat lumapit sa ating Panginoon. Yung pangalawang halimbawa sa atin ay binigyan ni Jesus ng pag-asa ang Kapitang Romano at siyempre kasama na din yung kanyang katulong. Ano? Kasi yun yung beneficiary ng paglapit noong itong centurion. No? Itong centurion, isa rin tao na matuwid. Ano? Kasi bilang siya ay isang nasa ilalim ng batas ng Romano, isang mataas sa tungkulin, sa sundalo, meron siyang, ayon sa batas ng Romano, meron siyang karapatan na patayin ang kanyang katulong, yung kanyang alipin. Kung itong alipin na ito ay nagkaroon ng sakit o nagkaroon ng injury,
na to the point na hindi na siya makakapagtrabaho at wala na siyang silbi sa kanyang amo. Ngayon, anong kalagayan ng Kapitang Romano at ng kanyang katulong? Kapag sinabing Kapitang Romano, centurion po yun, ito po'y opisyal na militar sa hukbo ng Roma na may hawak na 100 sundalo. Mahigpit ang pagpatupad ng hanay po doon ng otoridad sa isang Romano hukbo. Lubos na pagsunod ang pinapairal. Eh ngayon, paralisado, nakaratay sa banig ng karamdaman at lubang nahirapan yung kanyang alipin o yung kanyang katulong. Eh kung sa karaniwan, wala nang pag-asang gumaling pa yun. Ngunit kinilala ng kapitan ang lubos na kapangyarihan or authority ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng bagay. Naniniwala siyang mapapagaling ni Hesus ang kanyang katulong. Eh pumukaw ito ng pag-asa sa kanya. Naniniwala nga siyang mapapagaling ni Hesus ang kanyang katulong sa pamamagitan lamang ng isang salita. Eh itong centurion na ito, eh maaring hinayaan niya sana na yung mga obstacles na mamagitan sa kanya ng ating Panginoon Jesus, yung pride, yung doubt, yung kayamanan niya, yung language, yung distance, yung time, yung self-sufficiency, yung kanyang nakapangyarihan, pagiging Romano. Pero hindi niya inalintana yun. No? Hindi na hinayaan na itong mga hadlang na ito ay bumarikada sa kanyang paglapit sa ating Panginoon Jesus. Eh tayo hindi rin natin kailangan yun. Eh baka mayroon sa inyo na hindi pa lumalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Ano bang umahadlang sa'yo, kapatid, para ikaw ay lumapit sa ating Panginoon Jesucristo? Ngayon, pasinin natin, ano ang tugon ng ating Panginoong Jesus? Pinuri siya. Pinuri ng Panginoong Jesus ang kapitan dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. Nagbigay rin siya ng pag-asa sa sino mang magtitiwala sa kanya. Di ba? Yung sa Mateo 8:11, doon sa ikalawang pangusap doon, nasabi ng Panginoong Jesus, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa harap na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. So, maawari pag sinasabi ng Panginoon, eh, itong pagliligtas niya ay hindi lamang sa mga Hudyo. In fact, marami ng mga Hudyo by ethnicity, eh, hindi magliligtas sa kanila. Kundi sila ay mapapahamak pa rin doon sa eternal damnation. Kaya po, isinasabing East and West ito, ito'y tumutukoy sa whole earth na lahat ng mananampalatayang people of God ay magsasama-sama sa piging kasama ng Panginoong Jesus bilang Mesiyas. Ito'y nakasulat sa Isaiah 25 verse 6 at verse 55. It is a prophecy in the future. Eh, yung mga Hudyo, sana nakilala nila na kapag dumating ang Mesiyas, eh, ang kanyang mga pagpapala ay para din sa ibang mga bansa. Ano, sa Isaiah 66 verse 12 and 19. Pero itong mensahe na ito ay dumating sa kanila na parang nakakasyak talaga sapagkat sila ay balot ng kanilang mga sari-sari mga gawain, mga affairs, ng mga destiny nila. Pero in claiming God's promises, eh, we must not apply them so personally or culturally that we forget to see what God wants to do to reach all the people He loves. So hindi lang para sa atin, no? Kundi tayo rin naman ay maging kabahagi ng gawain na ihayag na ang Panginoong Jesus ay umaabot sa mga iba. So pinagaling ng ating Panginoong Jesus yung katulong, no? At ito'y bunga ng pananampalataya, no? Ang bunga ng pananampalataya nung centurion, no? Yung pagmamalasakit para sa kapakanan o ikabubuti ng mga iba. Eh nawa, ang pananampalataya natin ay magbunga ng gayon din na meron tayong pagmamalasakit sa kaligtasan ng ating kapwa. Ngayon, ano ba yung kahalagahan ng pag-asa? Eh, muli, ganito yung kahalaga magkaroon ng pag-asa bilang isang ilustrasyon. Eh, merong isang gumawa ng eksperimento, isang researcher, sa pinuno niya ng tubig hanggang kalahati ang isang tangke doon sa laboratorio. Pagkatapos, nilagay niya rito yung isang daga. Ilangoy ng langoy ang daga at sinikap itong umahon mula sa tangke. Ngunit, hindi niya magawa. Paglipas ng 30 minutes, eh, sumuko na po yung daga at nalugod. Tinanggal ng researcher yung daga, tapos doon sa tangke, tapos naglagay ulit siya ng isa pang daga. E tulad ng una, eh, langoy rin ito ng langoy. At bago nito marating ang sukdulan, iniahon nito ng researcher. Nang sumunod na araw, ilagay ulit ng researcher yung daga sa tangke. Nagpatuloy itong lumangoy ng ilang oras hanggang napagod at nalilang. E palagay nyo, bakit kaya tumagal ang paglangoy ng ikalawang daga ng ilang oras kaysa 30 minuto ng unang daga? E dahil sa pag-asang maliligtas ito, walang pag-asang unang daga, kaya sumuko ito makalipas ang 30 minutos. Bagamat may lakas pa itong lumangoy
ng ilang oras pa. At merong ganitong tunay na pangyayari, no? Ang kwentong ito po ay hango sa tunay na buhay. Si Alice, siya po siyang doktor na matalino, mayaman, kilala, at matulungin sa mga tao. Isang araw, dumating na masamang balitang may cancer siya. Grabe, hindi naman siya ganun katanda at maliliit ang kanyang mga anak. Maganda ang takbo ng kanyang profesyon. Eh, paano nangyari ito? So, kinailangan niyang dumaan sa chemotherapy, radiation, at parang ipang iba, kasama ang mga mahirap na side effects. At pinatotohanan niyang hindi sapat ang kanyang kayamanan, katalinuhan at kasikatan para lagpasan ang pisikal at emosyonal na kahirapan ng kanyang sakit. Ngunit nang tinanong kung bakit malakas at